today's vlog, gusto ko po ipakita sa inyo kung paano ko po gagamitin yung aking Korean grinder. Multi-purpose po siya. Magluluto ako ngayon ng hipon, lalagyan ko ng cauliflower. Luto ako ng boneless bangus, sabay na rin doon. Pasensyahan nyo na lang po kung bakit po ako naka-face mask. Dahil bawal po sa akin ang pusok. Ginagamit ko po ay butter para po malinam-nam yung sinutuin ko yung rice. Magdadagdag din po ako ng tungting oil. Magsusutain po tayo. Garlic po ito. Ang sibuyas. Depende po sa inyo. Kasi ako mahilig ako pag nagigisa ako na din yung tomate. Nagigisa ako ng tomate. As I said, hindi po ako ngayon perfect na cook. Lalagay ko na po yung hipon. Antayin po natin mag-brown yung hipon. Or steam. Kung napapansin po, mainit yung itong side na ito. Mainit. O, nag-ihihaw po ako ng tomate. Karan, ayan na po, nagbo-brownish na po yung shrimp. Pwede na po natin ilalagay yung ating cauliflower. Ayan po. Iset ko sa paborito kong gulay, si cauliflower. Malinam-nam po siya. Tapos kailangan po natin pakuluan yung mga 15 to 20 minutes. Dalagdag po akong tubig kasi 15, sabihin natin 15 minutes. Since lutong bahay lang po kasi ito, kaya hindi ko na sinusukat yung mga water, yung ano, basta tinitimpla ko na lang siya yung sa naglalagay ako mamaya ng oyster sauce at saka salt. Ayan po, habang nagpapakulo tayo dito, hindi pa tayo nakapagtimpla, maglalagay ako dito ng inihaw na bangus. So po, share ka lang! Kukorner lang po natin para ayan po. Kaya pwedeng sabay magluto. Nag-automatic shut off po ito pag sobra ng mainit. Kasi nasa level 1 na po ako. So, pwede ko po siyang i-adjust sa level 2. Para medyo matagal po yung init. At mabilis kumulo itong andito. At the same time, mainit itong area na to. Para mabilis ding maluluto yung inihaw kong bangus. Kung bakit po nagustuhan ko itong Korean grill. Kasi anytime pwede ako mag-inhaw. Pag umaapaw, medyo aangat na yun. Tapos yung may parang may singawan dito, doon yung ilalagay na side. Huwag dito. Kasi pag dito, tatansip yung sabaw minsan dito sa pinaka ano ng griller. Ito kasi yung pinakadelikado na part. Habang kumukulo ko siya, ilalagay po ako ng konti. Same. Salt po ito. Konti lang po. Pero konti lang po. Ayokong maangha. Maglalagay po ako ng oyster sauce. Para po pandagdag sa lasa. Alam ko po, luto na siya. Maglalagay lang po ako ng spring onion. Saglit lang po at tatanguin ko na po siya. Habang nag-iihaw po ako dyan, magpiprito pa ako dito sa kanila.
hindi po mainit. Kailangan ko po ng mahahawakan. Hahanguin ko na po siya. Ito na po yung finished product natin. Sa ulitin po. Inis na po naman po itong grill. Kukunin ko yung mga sabaw. Tapos pag natuyo na siya, maglalagay po ako ng cooking oil. Kasi dito din po ako magpipinto. Matutuyuin ko lang po itong area na to kasi malinis naman ito. Pinaglutuan lang siya ng bacon. Diyan na rin po ako magluluto ng isda. Ito na po, maglalagay ako ng oil. Alam ko po mainit itong ito. So, maglalagay ko na. Pagpapal ko na rin at mahirap yung butter si Tartari. Try ko natin balik ka rin yung ang kagandahan nito kasi hindi gulubisit eh. Yan lang. Try ko natin balik ka rin yung inihaw ko. Diba? Papansin mo po, ito na po yung record at hindi ko sa dumikit. Kaya nakikita niyo na po, sabay po, nakikita ko ako, nag-iihaw. Ito na po yung finished product natin sa shrimp sweet cauliflower. Yan po, yung half part na po ng pamusin dito. Titingnan po natin ito. Hindi kong pwede niya siya yan. Ayan, ang tanggal. Para po sa akin, pwede na yan. Kaya ibabalik ko po. Ibabalik ko lang naman po. Para medyo mag-brown po siya. Ito na po yung finished product. Since mainit po ito, pwede na po natin i-off. Tulad niya, naka-off na siya. Switch off ko na po siya kasi yung maiiwan na init, siya yung magbabrown ng isda doon. Tinanggal ko na po yung nasa socket. At kailangan po tanggalin din yung dito. Ito po siya. Mainit po, kaya naglalagay ako ng towel. At kapag tapos na po kayong gumamit, huwag niyo po ipulupot ng ganun. Ako yung stretch ko siyang gano'n para hindi madaling masira yung cord na ginagamit nyo dito ng grill. Init pa po itong Korean grill. So, pabayaan muna natin siya para mag-brown pa ng konti. Until such time, mawala na yung init dito. Itong part na ito, mainit lahat siya nito. Hindi ko yung hinahawakan during grill dito ako. Yan lang po, at least may idea po kayo kung paano gumamit dito. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay.